Good morning, mga ka-dicer! How are you? How are you? Kamusta? Kamusta, mga ka-dicer? Sa mga nanonood dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga merchandiser at sa aking mga solid subscriber, kayong lahat, kamusta po? And shoutout sa inyong lahat! Ngayon lang po ulit tayo makakapag-upload at makakapag-vlog. So as usual, alam naman natin, kapag ka trabaho coordinator, eh busy po kami lagi niyan sa mga pechang 1, 2, 3, 4, and 16, 17, 18, and 19. So, dyan po pumapasok yung aming period ng checking DTR at mga sandamakmak na report. So, but anyway, hindi yan ang ating pag-uusapan, ano? So, kung makikita nyo, sa aking unahan ng aking motor, sa aking panel, eh, meron na naman tayo mahiwagang kodigo. So, yun, meron tayong topic ngayon at ito ay makakatulong lalong-lalo na sa mga baguhang merchandiser, no? At sa mga gustong pasukin ang buhay merchandiser. So ano pa hinihintay natin? Simulan na natin! Sa mga hindi po nga po pala nakakakilala sa akin, ako si Erwin Regalo, isa akong merchandising coordinator dito sa Laguna area, Calabarzon. So may handle akong 22 head merchandiser at ako nga pala ay gumagawa ng mga iba't ibang video, tips sa tutorial at mga may kinalaman sa mga buhay ng merchandiser. Ang mga video yan ay ito, yan. So yan po, panuorin nyo na lang kung may time kayo. So yun, simulan na natin. Ang topic natin ay pinamagatong 12 salita na dapat mong malaman kung ikay bagong merchandiser. So alam naman natin, kapag tayo bago ang merchandiser, lahat ng mga salita o terms na maaaring may patungkol sa merchandiser, eh, tayo ay maninibago, no? So meron dito akong inihanda na 12 salita na maaaring maging bago lang sa inyong pandinig, lalo na kung kayo ay galing sa ibang trabaho at first time nyo napasukin ang mundo ng supermarket life, merchandiser's life. Number 1, SKU. Ano ba yung SKU? So ang SKU po ay acronym na salita, no, na ang ibig sabihin ay Stock Keeping Unit. Ano ba to? So ang Stock Keeping Unit po, ito po ay ang pagkakakilanlan ng isang produkto. O maalin tulad natin ito sa ating mga tao, no? Sa ating fingerprint. At tulad po natin mga tao, o kahit napakarami po ng tao sa buong mundo, eh wala pong magkapareho ng fingerprint. So parang ganun din po 'yan. So sa produkto naman, ito po yung tinatawag natin sa madaling salita eh yung kanyang barko. So 'yan po ang Stock Keeping Unit. So sa mga bagong merchandiser diyan, baka mamaya eh tanungin kayo ng inyong mga supervisor sa outlet, tanungin kayo ng inyong coordinator, so ilang SKU ka meron dito sa outlet na to. So baka mabigla ka, ano SKU? So yan po, SKU, pagkakakilanlan ng isang produkto. So number 2 natin, planogram. So again, sa mga baguhang merchandiser dyan, planogram. So na-vlog ko na rin ito sa aking mga previous vlog, no? Pero sa ngayon, explain ko lang din po sa inyo, no? Ang planogram po, ito ay isang diagram na kung saan dito ay nakalahad ang pagkakasunod-sunod ng produkto batay sa kanyang lakas, hina o laki ng bawat isang SKU. So kalimitan sa planogram dyan, no, mas binibigyan prioridad yung mga malalakas. Na sa gayon, eh, mas lumaki ang benta dahil nga sa kapag fast moving ang isang item, anti-mano, dapat bigyan mo ng malaking facing yan. Kasi pag may bumili dyan na isa, dalawang customer lang at kumuha ng mga tiga sa 10 SKU ang bilhin, eh talagang mauubos, ano. So yan po ang planogram, no. Isa po yan diagram. So bawat supermarket, bawat company, may mga planogram po na sinusunod. So nasa inyo na po yan kung ano nga planogram ang inyong sinusunod, no. Dapat ma-implement nyo yan kasi yan po ay pinag-aralan
talaga ng mga experts sa mga bawat company. So sumunod natin ay yung PO. So again, sa new merchandiser uli dyan, baka mamaya magulat kayo. Hoy, ikaw, mag-inventaryo ka na, PPO ako. Mamaya magulat ka, anong PO? Ang PO po ay yung tinatawag na purchase order. Ito yung ginagawa ng ahente para makapag order sa yung outlet kung ikaw ay wala ng stock, no? Yan yung tinatawag na purchase order. Although siguro pamilya na ito sa inyo kasi marami din naman gumagamit itong purchase order, hindi lang sa supermarket, maging sa mga iba't ibang establishmento na akibat ay sales. So yan po, PO, purchase order. So number 4 natin, BO. Ano ba yung BO? Again, sa mga new merchandiser dyan, makakasalamuhan nyo yan, si BO. Ano ba yung BO na yan? Ito po ay bad order, no? Ito po yung mga nasirang item habang ikaw ay nagdi-display, may makikita ka niyan, yung kung hawak mo ay mga food item, for example, sa mga snacks, yung mga nawala ng hangin, kung mga dilata naman, mga nayupi, natanggalan ng label. So yan po ang iba't ibang uri ng bad order, ano. So ma-experience yung gumawa niyan at mag-pull out ng ganyan kapag kayo ay nasa supermarket na. So sasabihin lang din sa inyo ng inyong mga ahente na iwas-iwasan magkaroon ng BO, pero hindi naman talaga maiiwasan niya, no? Kasi nga lalo na kung ang outlet mo ay maraming kalaban, yung ipis, daga, lalo na ang produkto mo ay napaka prone sa mga ipis at daga, ay sigurado talagang sakusako ang BO mo dyan araw-araw. So yan po ang ibig sabihin ng BO. So ang panglima po natin, ayun nga, ang kasunod kanina, yung banggit ko, BO. Ito yung susundan ito ng BO. Itong RS Leaf or RTD. So kapag ka may BO ka, ito, makikita to o may hingi ito sa receiving area kay BO man. So kung marami kang BO at pag may dumating kang delivery, so gagawa niya na ng RS Leaf at saka ng RTD. Yung RS po ay yung return slip. Yung RTB naman ay return to vendor. So yan lang naman ang kalimitan na ginagamit ng mga supermarket, ano, sa pagsusole ng mga BO, yung mga form na yan. So hindi ko lang alam dun sa iba kasi basically yan yung malimit na gamitin. Yung RS slip at saka return to vendor. So kapag marami ka ng BO, ililista mo dun. So papipirmahan mo yun kay BO man, at pag may deliver ka, ipu-pull out yan. So dapat, ang tips ko sa mga bagong merchandiser dyan, may copy kayo ng BO sa inyong notebook. Magkaroon sana kayo ng notebook kasi minsan tinatanong din yan ng mga ahente kung ano ba yung naging reason ng BO, gaano karami, at kung saan outlet. So gagawin po ng paraan nila yan kung paano ma-prevent at ma-minimize yung inyong mga nagiging BO. So yan, ang ating panlima, RS Leaf and return to vendor. Sa ating pang-anim ay syempre ang walang kasawa-sawa at napaka-gas-gas na salita, lalo-lalo na kung nag-a-apply ka pa lang as a merchandiser, ang salitang pepo, no? So hindi ko na isasuggest sa inyo yung pipo kasi mas the best talaga yung pepo. So marami nang may alam nito sa mga nanonood dyan na matatagal ng dicer. Pepo, first expiration, first out. So marami na rin akong vlog na ganito, no? Gusto ko lang ulit pa ulit-ulitin para sa mga bagong merchandiser dyan, mas matandaan nyo, no? First expiration, first out, yung pepo na tinatawag, no? So kung ano yung unang may expired, kay non-food man yan o food, dapat yun ang unang mong i-display, no? Huwag kang magbase sa first in, first out na kung ano yung unang dineliver, yun ang unang mong i-display. So wag, no? So dapat expiration ang pagbasihan natin kasi napaka-importante yan, lalo na kung food item ang hawak mo. So yan ang ating pang-anim ay pepo. So ating ikapito ay tinatawag na pacing.
Ano ba yung pacing? So sa mga new merchandiser dyan at wala pang ka-idea sa Buhay Merchandiser, so kapag sinabing pacing, eto po yung mukha ng iyong display. Sa mga supermarket, kung makikita nyo, lahat po ng produkto may mga mukha po yan, no? So pag sinabing pacing, yan po yung mukha, no? Halimbawa, tanungin ka ng coordinator mo o ng ahente mo, ilang pacing tayo meron sa ganito? So ikaw na bago lang, eh baka mamaya magulat ka. Although madali naman talagang ilogic ito, kasi nga coming from the word na face, eh yung mukha, pacing, no? So kung ilang pacing ang meron ka, so ayan, madali mo na yung makukuha kapag ka tinanong ko sa'yo. Oh, ito lang naman eh, parang kumbaga eh, review sa mga bagong merchandiser dyan. So ayan ang ating pampito, pacing. So ating pang-8 ay yung tinatawag na max cut. So again, sa mga bagong merchandiser dyan, siguro hindi pa kayo familiar sa word na ito, no? Yung max cap. Ito po yung tinatawag na maximum capacity, no? Pinuto lang, no? Max cap. So ito yung maximum capacity. Ito po yung isang punong display sa shelves mo, no? So kumbaga, ito yung maximum o kapasidad ng iyong shelves, kung gaano karami ang nilalaman, di ba? So yan po yung maximum capacity, max cap. So sa pagkuha naman yan, may formula yan eh. So hindi ko lang alam kung tama yung sasabihin sa formula lang to, kasi hindi naman lahat ng produkto eh naipapatong, ano. Minsan one layer lang, minsan two layer, yung mga katulad ng sardinas, nalalagyan ng divider sa ibabaw, tapos saka papatungan. So sa pagkuha ng max cap, ito ay may formula, yung tinatawag na yung lalim, ita times mo sa mukha at ita times mo dun sa layer. So yan po ang pagkuha ng max cap. So para hindi ka na magbilang, so parang mathematics lang naman yan eh. So bilangin mo yung lalim kung ilang hanay, tapos bilangin mo yung mukha, tapos ita times mo kung ilang layer. So yan, para makuha mo yung max cap, yan po ang formula dyan. So again, yan po ang ating pang-8 na salita na dapat nyo malaman kung kayo ay bagong merchandiser, max cap. So ang ating po namang number 9, boto. Ano ba yung boto? Hindi po yan sa election, ha, yung boboto. Hindi po yan yun. So pag sinabing boto, mga ka-dicer, lalo-lalo sa mga bago dyan, yung po tinatawag na buy one take one, no? May experience nyo yan, lalo na matagal na kayo, matatagal lang kayo, or tatagal kayo sa inyong mga outlet, especially kung kayo may mga mahihinang produkto, mga slow moving, kalimitan nyo yung may experience yung boto na yan. So ginagawa yan kasi para kahit pa paano hindi ma-expired o hindi masayang yung malapit ng ma-expired na produkto, kahit pa paano eh mabili ng customer, no? So bibili ka ng isa, free na yung isa, no? So pinaiksli lang yung salitang yan na boto, kasi yan yung pinakamadaling intindihin pagka sa usapang mga merchandiser. Na sa mga matatagal ng mga merchandiser na, pag sinabing ganyan, oh iboto mo na to, alam na kagad yan. So now, ngayon alam nyo na sa mga bagong merchandiser dyan. So yan po ang ating pang-9, boto. So ang ating pang-10 ay yung tie-up. Gusto ko lang din ipaalaman, no, kasi nga minsan merong may tie-up eh hindi naman siya boto. Kumbaga parang promotional lang, na pag bumili ka ng isang produkto eh may ka-tie-up na ganito. We'll be right back.
Kumbaga sa madaling salita, may free na kasama. Kasi ang pinakang malinaw na term talaga niyan sa mga merchandiser ay tie-up. So mo, kung magta-tie-up ako ng ganito, meron kami promotional na ganito. So, mas madaling intindihin niyan ng mga merchandiser yung tie-up. So yan ang ating pang-sampu, tie-up. So ang ating pang-labing isa at number 11 ay yung tinatawag na SOS. Hindi yan sos ha, yung laro ng mga bata tayo, hindi yan yun ha. Ang SOS po ay ito po yung tinatawag na share of shelves. Ano ba to? Ano ba yung share of shelves na yan? Okay, ganito yan. Lahat po ng produkto na ipinapasok sa isang supermarket, antimano, meron po yung tinatawag na listing fee. Kumbaga, ito po yung kanyang bayad dahil sa bago nga lang siya sa supermarket na yon. So, kailangan bayaran nyo. Parang kumbaga, tuition fee sa school, ano. Dito naman, listing fee. No? So, lahat ng produkto, may listing fee. At syempre, pag napasok na po yan sa supermarket, sa loob, meron na po yung share of shelf o yung tinatawag nating parte ng buong gondola, o meron na po siya dapat na pwesto na allocated para sa kanya. Ayan po yung tinatawag na SOS. So para mas malinaw sa inyo, magpapakita ako ng isang gondola shelf. So ayan, isang buong gondola na yan. So kung mapapansin nyo, napaka daming display, no? Bawat company po na, o bawat item o product na naka-display dyan, may sukat po yan na percentage sa shelves na yan. So lahat po yan, ang tawag dyan ay share of shelves. So kumbaga, share kayo, o ito yung naging share mo sa shelves na yan. So kung medyo malabo pa rin, ulit-ulitin nyo na lang para mas maintindihan nyo, ano? Yan po yung ating panglabing isa, SOS, share of shelves. Kasi maaari din nga itanong sa inyo ng coordinator nyo yan o ng ahente kung ilan ba yung SOS ng ating kalaban, o ilan ba yung SOS ng ating competitor, mga ganyang bagay. Hala, okay, punta na tayo sa ating panghuli. Ito siguro itong panghuli natin dagdag lang to, no? Hindi talaga to bilong dito pero elaborate ko na rin sa inyo, no? So ang panghuli natin na word na dapat nyong malaman ay yung salitang ugaw. So sa mga bago merchandiser dyan, anong nyo sa mga kapwa-dizer nyo na magiging kaibigan at makakasama sa outlet, lalo na doon sa mga matatagal, kung ano yung lugaw. Yung lugaw po, hindi po yan yung literal na lugaw na kinakain, ha. Yan po ang termino na mga merchandiser na mga wala nang ginagawa, kundi yung kwentuhan dito, gala doon, gala dito, sa loob ng selling area, chismis dito, panchichicks doon,
panliligaw dito, pambobola dito. Magaling kang kupal ka. Which is hindi naman lahat ganyan ha, pero karamihan. Madalas, kahit ikaw mismo na bagong merchandiser, kapag tumagal-tagal ka na, may experience mo yan, lugaw-lugaw na yan. Pero nasa yun ang diskarte, kung paano ubusin ang oras mo, kapag ka, ikaw ay natapos na sa mga gawain at meron ka pang natirang oras. So ang tip ko sa'yo, lalo na kung bago ka pa lang sa outlet at nasa evaluation process ka pa lang, kapag ka ikaw ay wala nang ginagawa, mag-return ka na lang, o kung pwedeng maging bagger ka hanggang sa maubos yung oras mo, o magwalis-walis na. At least pag nakita ka ng supervisor o manager man, sipag nito ha, at nakita ka na ganun ang araw-araw na ginagawa mo, possible magustuhan ka ng supervisor or ng outlet mo. So yun, woo! 12 na salita yan, no? So sana nakatulong yan, lalo na sa mga bagong mga merchandiser dyan. At siya nga pala, maraming salamat again sa mga walang sawa sumusuporta sa ating YouTube channel, lalo na sa ating mga content na ganito, sa mga bagong merchandiser. So maraming salamat sa mga nagko-comment. So wait lang ha, tsaka meron nga palang tayo isi-shout out. Teka, itong sakit ko eh, may sakit na tao, Alzheimer's. Pero sa totoo lang kasi ang hirap tandaan sa dami na nagko-comment. Although ngayon pa lang nagsisimula pa lang tayo maging YouTuber, ganun pala talaga, no? Kaya dun sa mga subscriber dyan, wag po sana kayong magagalit kung minsan hindi kami nakaka-reply sa mga comment nyo, at minsan nalilimutan namin kayong i-shoutout. Ganun pala talaga, no? Kapag ka dumadami na yung subscriber mo. So kung nyo mapapansin sa aking YouTube channel, naka-hide po yung aking mga subscriber kasi minabuti ko na pong itago, kasi nga gusto ko kasi nga magulat na malay nyo, soon or one of these days, boom! Ang dami ko na palang subscriber. So sana mangyari yun. Ano? So yun, shoutout nga pala kaya Jomar Empinado, na isang bagong merchandiser na ang outlet niya ay mga Mercury Drag, no? So yun, mega shoutout sa'yo, Jomar. So first time daw niya maging isang merchandiser, ang hawak niya ay Mercury Drag, Nestle Company ang hawak niya. So yun, good luck sa'yo at maraming salamat sa pagsuporta. At ayon sa kanya, nakatulong yung ating mga previous vlog, no? So maraming salamat sa iyo. So hanggang sa muli, hindi ko na patatagalin ang video na to at malapit na tayo. So maraming salamat. Ito po muli ang inyong lingkod, Ermin Regalo. Palagi nagsasabi ng kasabihang, mabuhay ang lahat ng merchandiser. Peace!